sitwasyon ng mga kabataan sa Barangay Bagong Silangan ay sumasalamin sa halos lahat ng sitwasyon ng mga kabataan sa buong Pilipinas. Sa usapin ng ekonomiya, politika at kultura. Sa ekonomiya na kung saan yung 30% ng Philippine labor force na ages 15 and above regardless kung sila ay nagtatrabaho o hindi ay binubuo ng kabataan. Sa ganitong konteksto, nahati pa yung mga kabataan ito sa magkakaibang kalagayan o sitwasyon. Number one, yung mga kabataan na nagtatrabaho pero meron silang contractual o precarious employment. Pangalawa, yung mga kabataang nag-aaral pero napakalaki o napakamahal ng mga binabayaran nilang tuition fees, kaya nahihinto rin sila sa pag-aaral. Base nga sa pag-aaral ng ating gobyerno, sa 100 kabataan, 12 lamang ang nakakapagtapos ng kolehiyo at isa lamang dito ang nagkakaroon ng trabaho. Pangatlo ay yung mga out of school o yung mga kabataang may problema sa pinansyal o dahil sa financial constraints ay hindi sila nakakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Kaya marami sa mga kabataang ito ay nalululong sa masamang bisyo at yung iba gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. At marami sa kanila ay nagiging tambay sa kanilang mga communities at nasasabi ng iba na hindi nagiging kapakipakinabang yung kanilang buhay sa ating lipunan. Kilala yung Bagong Silangan sa lugar o barangay kung saan marami yung mga magagaling na dancers. Halos karamihan sa mga kabataan ito ay hindi na pagpapatuloy yung pag-aaral o hindi nakagraduate ng college. At marami sa mga kabataan ito ay maagang nagtatrabaho. At syempre, yung mga trabaho na kukuha nitong mga to ay yung sinasabi nga natin contractual o precarious employment. Kaya naisipan ng Alliance of Progressive Labor Youth na i-organize yung mga kabataang mananayaw na ito since meron naman tayong base organization doon sa barangay na ito, which is yung Youth Alliance of Bagong Silangan. Nag-umpisa yung pag-organize natin sa mga kabataan ito noong in-invite natin sila na mag-perform sa Founding Congress ng Sentro noong last August 31, 2013. At pagkatapos noon, nasundan pa ito noong nagkaroon ng ITUC Global Day of Action Panawagan para sa disenteng trabaho. Nag-participate yung mga dancers dito, kaya mas dumami, mas tumibay at mas naging committed yung mga kabataang mananayaw na ito. Totally talagang kinakabahan ako nung narinig ko yung tugtog. Tapos sa first time ko po kasi sumayo sa kalsada talaga nun. Pero na-overwhelmed naman ako nung after nung nakita ko yung mga tao. Lahat sa overpass, like stop, mga sasakyan. Lahat sila nakatingin sa amin. Yun, nag-enjoy ako na kinakabahan. Actually, life-changing yung pag-organize sa mga youth. Lalong-lalo sa aming mga youth organizer. Kasi hindi lang kami nababagay, nababago namin yung iniisip ng bawat kabataan na mas na-inspire namin silang sumama sa amin. Masaya kasi nababago namin kung ano yung generation na tinitignan sa amin, hindi lang dahil puro Facebook, hindi lang puro social media, kundi nagsasama-sama kami, sumasayaw kami dahil gusto namin may babago sa community. So yung youth organizing para sa amin ay nakikita namin na isang instrumento para sa sabay-sabay na pagkilos upang makuha natin yung pagbabago na dinanais natin. Para makuha yun, kasi mahalaga yun, kasi bilang kabataan nangangarap kami ng hindi lang triangulong lipunan, kundi yung may pagkakapantay-pantay na kung saan yung mga kabataan mismo kami na sinasabing pag-asa ng bayan na may ginagawa para sa bayan, ay makita namin na yun yung magiging instrumento namin, yung i-pilot, yun yung lakas kasi namin para makamit namin yung pangarap namin. Do you ever feel like a plastic bag? As young people, sa tulong ng sentro, namumulat nila kami sa mga dapat na ipaglaban, na dapat na naibibigay ng gobyerno sa amin. 6 feet on the screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance? Inspired po ako sa pagsasayaw nila dahil po kasi naglalaban yung pagsasayaw nila. The light and let it shine just on the night like the 4th of July. Gusto lang namin magsama-sama para maging masaya kami at syempre hindi lang naman puro saya, syempre yung pinaglalaban natin, kailangan nga yung gampanan.
the more you encourage people, you meet people, mas lumalawak yung knowledge mo about sa environment sa surroundings na. Dati, sumasayaw lang ako para magpasikat. Pero ngayon, sa DUBS, sumasayaw na ako at mga kasama ko ng may dahilan. Disenteng trabaho na may kasiguraduan, pagtaguyod sa karapatan ng kababaihan. Mga usapin na may kinalaman sa buhay ko at aking pamilya.